Binaklas namin ang evaporator sa likod. Pinunta ng expansion valve. Sabay na rin leak test. Wala naman siyang leak. Binaba rin ang evaporator sa harap. Ayan siya. Ayan na. Tanggalin mo lang yung cover niya. Malalabas mo na. Ayan yung evaporator niya. Tapos balik na rin ang condenser. Ayan yung luma. Ito na, bago na. Pinalta ng bagong condenser. Ang problema kasi niya, papalitan din ng compressor. Ito yung bago. Ang compressor niya ay 10S18F. Papalit na rin yung denso. Pares lang naman silang denso. Stuck up na, nasunog. Sunog ang compressor. Lusaw ng magnetic clutch. Ayun ang gumana ng loob. Tidas na. Hindi na umiikot ito. Ito yung expansion valve niya sa likod. Ito yung orifice niya. Baba na yun. Mga dinuro galing dito sa temperature kaya nag-stack up. Nag-flashing na rin kami ng linya ng nitrogen para malinis lahat ng linya. Siyang tanggalin, gaganan pag natanggal yung cover. Marami nga ng screw. Tapos makukuha na siya. Ganun. Yung orifice dito siya na kasi dead. Napapasok yung orifice. Napasok na din. Ano? Lasada? Pasok na.
Tapos itong compressor ay kakabit na. Pwedeng pantitik yun. Sabana Chevrolet Explorer. Dito sa loob niya. Okay guys, subscribe na lang sa channel ko and thank you. Thank you.